ang revelasyon ng isang Indian psychic patungkol kay Bongbong Marcos at sa future ng Pilipinas. Isang psychic na taga New Delhi, India na nangangalang Gurmeet Kaus, ang tinanong tungkol sa kung ano ba ang kanyang nakikita tungkol kay Bongbong Marcos. Ang psychic na ito ay hindi Pilipino at lalong walang alam tungkol sa politika ng Pilipinas, subalit sa kanyang angking kaloob na makabasa ng isang pangyayari sa hinaharap ay talagang nakapagpapatayo ng ating balahibo. Marami na siyang ibang prediksyon tungkol sa hinaharap na nagkaroon ng kaganapan tulad ng pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika, pagkapanalo ni Katrina Grace sa Miss Universe, pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, at marami pang iba ukol sa kanyang mga nakita sa hinaharap. Ang kanyang nakita tungkol kay Bongbong Marcos ay nailathala sa isang website na may titulong Fearless Predictions noong June 24, 2018. Sinikap nating i-translate sa Tagalog ang kanyang pahayag tungkol sa kanyang mga nakita na may kinalaman kay Bongbong Marcos upang mapakinggan naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano ang kanyang pahayag. Bagamat hindi madaling paniwalaan ito dahil iba ang kanyang relihiyon o lahi, subalit bigyan natin siya ng pagkakataon na masabi kung ano ang kanyang mga nakita. Nasa atin na lang ang desisyon kung maniniwala tayo o hindi. Ang mahalaga, naging bukas tayo sa mga ganitong bagay dahil maaaring totoo nga ang kanyang mga sinasabi, dahil may mga tao talaga na binigyan ng tagapaglikha ng kakayanan o talento para malaman ang hinaharap at makapagbigay ng babala sa mga tao o kaya naman ay pagkasabing upol sa mga bagay na magaganap. Heto ang kanyang pahayag na ating translate sa Tagalog. Salamat muli sa lahat ng mga mambabasa sa inyong mga pagpapahalaga at pagmamahal. Aking ibibigay sa inyo kung ano ang nakita ko tungkol kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng aking mga prediksyon tungkol sa Marcos sa loob ng mahabang panahon, mayroong isang prediksyon kung saan nabanggit ko ang tungkol sa isang babae na nagpapaplano laban kay Bongbong Marcos. Ang babaeng ito ay muling nagpakita sa aking harap na may isang motulis na sibat na may laso na nasa kanyang kanang kamay na kanyang inihahagi sa isang maharlikang lalaki, o royal man, ngunit ang lalaking ito ay nakaligtas. Ang nakakapagtaka nito, ito ay paulit-ulit ng ginagawa, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang kaparaanan, ng babaeng ito laban sa lalaking marangal. Ang babaeng ito, sa loob ng maraming panahon, ay sumasambo sa mga puwersa ng kadiliman para makakuha ng kapangyarihan at makakontrol. Ang babaeng ito, kasama ang kanyang mga lalaking nakasuot ng mga itim na balabal, ay palaging dumadalaw sa mga Marcos habang nagbabalat kayo o nagpapanggap. Ito ay labanan ng mabuti at masama. Ngunit ang mabubuting mga enerhiya ay hindi kailanman masusugatan o mapagbubuhatan ng kamay ng masama. Higit pa dito, nakita ko ang isang makapangyarihang negatibong atake na isinagawa sa mga nakalipas na araw, at kasalukuyang pinaplano laban kay Marcos kung saan isa dito ay nakaligtas na siya at ang pangalawa ay matatakasan din niya. Ngayon, may isang mapagpanggap na lalaki ang biglang lilito sa isang sitwasyon, at mag-uponwearing kabahagi ng mga Marcos, ngunit ang totoo ay isa siyang spy ng oposisyon. Ang lalaking ito ay lalabas upang gumawa ng confusion upang matiyak na ang masamang babae sa kanyang likuran ay magtagumpay. Marami talaga ang mga nangyayari sa ilalim ng karagatan, upang tiyaking hindi mananalo si Marcos ngunit mayroong malakas na puwersa ng tubig na kayang magpanalo sa kanya sa panahong ito at sa recount kung ang babaeng ito ay mamamarkahan. Sa kasalukuyan, mayroong matitinding mga puwersa ng tubig sa magkabilang dulo na kapwa may mataas at mababang alon. Nakikita ko ang isang dakilang pagunlad at kasaganaan para sa Pilipinas kapag ang lahat ng mabubuting tao at mga nasa kapangyarihan ay magkakaisa upang humakbang ng may katalinuhan para sa isang maaliwalas na kinabukasan. Ang babaeng iyan na naghahari Harian ay magwawakas at siya ay tuluyan ng mapapatahimik sa habang panahon. Sa kanyang website, sinabi ng Hindu psychic na ito ang isang paglilinaw sa kanyang kakayanang makapangulo, huwag niyo akong pasalamatan sapagkat ako ay instrumento lamang. Pasalamatan niyo ang Diyos. Ano ang masasabi niyo tungkol sa kanyang mga nakita tungkol kay Bongbong Marcos? At sa palagay ninyo, sino itong babaeng matagal ng panamugustong-gustong sirain ang mga Marcos na lahat ay gagawin upang hindi manalo si Bongbong Marcos? Sa Biblia, mayroong isang babaeng pinasusuklaman ng Diyos dahil siya ang sumisira sa mga hari at mga lingkod ng Diyos. Bukod sa kanyang mga mapandarayang salita at pagtukso sa mga lingkod ng Diyos, siya rin ang nagkakalat ng mga paninirang puri sa mga pinahir ng Diyos na maging leader ng isang bansa.
Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang babaeng pagano na ginawang asawa ng isang hari ng Israel. Siya si Jezebel, ang masamang babae na sumasambo sa Diyos-Diyos ang si Baal, na representasyon ni Satanas, at siya ang ginagamit ng Diablo para sirain ang mga lingkod ng Diyos sa Israel at dudumin ang mga mamamayan ng kanilang bansa. Siya rin ang nag-uutos para magkalat ng paninira at pang-aalipusta sa mga matutuwid na tao. Isa siyang masamang babae na nagpapatay sa mga propeta ng Diyos sa Lumang Tipan. Ang pagganong babaeng ito ay matagal na naghari ngayon sa bansang Israel hanggang isang araw ay lumabas si Propeta Elias at magpropesya laban sa kanya. Sinarusahan ng Diyos ang masamang babaeng ito at na-apply siya sa isang kalunos-lunos na kamatayan. Sa Bagong Tipan, nabanggit pera ng Diyos ang tungkol sa babaeng ito na isang patutod at nagbigay ang Diyos ng babala na sino mang magpailalim sa kapangyarihan ng espiritu ng babaeng ito ay parurusahan ng Diyos. Pababasa ito sa Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 20 hanggang 26. Maaari kaya na ang espiritu ni Jezebel ang tinutukoy sa nakita ng psychic na ito na matagal nang gustong maghari sa Pilipinas. Matatandaan na isang babae rin ang ginamit upang mapatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ang buong bansa ay nilaso ng mga kasinungalangan tungkol sa mga Marcos na napatunayan naman na wala talagang katotohanan. Hindi lang yan, matatandaan din na isang babae rin ang ginamit upang madaya si Bongbong Marcos sa vice presidential race noong nakaraang election 2016. Talagang ayaw nilang maluklok sa pwesto ang mga Marcos. Pero bakit kaya? Dahil ba kapag nakaupo si Bongbong Marcos ay mabubuksan ang Marcos Wealth at maipapatupad na sa Pilipinas ang Marcos Humanitarian Program na nakapaloob sa huling testamento ng kanyang ama, at magamit sa tuluyang pag-asenso ng ating bansa. At sino naman sa palagay niyo itong binanggit na lalaking nagpapanggap na kabahagi ng mga Marcos na bigla na lang lumabas sa eksena? Na sinabi ng psychic na ginagamit lamang ng kaaway para magtagumpay ang masamang babae na nasa likod niya. Nakakakilabot ang kanyang mga nakita, dahil nakita natin dito na ang Diablo talaga ang nasa likod ng lahat ng mga black propaganda at mga paninirang puri laban sa mga Marcos para lang masira sila at para hadlangan ang magandang kinabukasan na nag-aantay para sa Pilipinas. At ang isang bagay sa mga sinabi ng psychic na ito ay ang tungkol sa matinding hamon na kung magkakaisa lamang ang mga mabubuting tao sa buong Pilipinas at maging matalino, makakamit ng ating bansa ang isang napakaganda at maaliwalas na kinabukasan na nag-aantay para sa lahat ng mga Pilipino. Kailangang magkaisa ang buong sambayan ng Pilipino na manalangin at proteksyonan si Bongbong Marcos sapagkat siya ang magdadala sa Pilipinas sa tuluyang pagunlad nito na makakamit lamang kung tayo ay tatayong matibay na nagkakaisa sa kanyang likuran upang sama-samang ipaglaban ang ating magandang kinabukasan at may taguyod ang lahing maharlika. Naniniwala tayo na malapit na nating maabot na ang tugatog ng tagumpay. Magtatagumpay tayong lahat, buong Pilipinas, na magapi at tuluyan ng matudukan ang espiritu ng kasamaan sa ating bansa at gobyerno, sa tulong ng ating mahabaging Diyos. Sa Diyos wala talagang imposible, makakamit natin ito sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibahagi ang iyong saloobin sa comment at huwag kalimutang i-share sa iba ang video na ito. Mag-subscribe sa ating channel at pindutin na rin ang notification bell para palaging updated sa mga ino-upload nating videos.